Hello everyone, welcome sa ating YouTube channel, and for today, I will be propagating, specifically head chopping, yung ating variegated tutubans for the very first time. So itong succulent na to is one of those succulents na sobrang bilis dumami. So kumbaga, it really produces its own offsets kahit na hindi natin siya ipropagate by ourselves. So makikita ninyo, napakadami ng offsets dyan. So I think meron na tayo ditong about 10 to 15 offsets, and I'm thinking of cutting some of them para mas dumami palalo yung ating variegated titubans. And itong nandito is actually the mother plant. So nag-iisa lang siya dati, pero ngayon talagang dumami na siya in more than a year. So ganun na rin katagal itong ating succulent na ito dito sa ating rooftop, and I never had any problem with this succulent except that sometimes nagkakaroon siya ng fungus, pero once we applied yung ating fungicide, talagang mabilis siyang makarecover as compared to the other succulent. So yun nga yung gagawin natin for today. Another reason kung bakit gusto ko siyang i-head chop or tanggalin yung ibang rosettes is because yung area na ito sa pinakagitna talagang kumbaga nag-clump na or magkakatabi na masyado yung ating mga rosettes, and in order for us to give way sa ibang mga rosettes or offsets, we have to remove some of them kasi mas mabilis silang lalaki if they would have more space to grow. So ayan, no, makita nyo, diba? Sobrang dikit-dikit na sila, kaya kailangan nating tanggalin yung iba. So for today, we will try to get as many offsets that we can. Pero I'm actually thinking whether or not I will be cutting ito mga medyo malalaki ng rosettes right here. Kasi parang pag tinanggal natin sila, parang wala nang matitira dito sa pinaka main pot natin. But sige, try na lang nating tanggalin itong isa siguro. Anyway, ano naman, yung purpose naman natin is for propagation, and I'm pretty sure na mabilis lumaki itong ating tituban. So I think that's all. Ayan, madami-dami na tayong na cut, and all we need to do is to plant yung mga cuttings na kinuha natin directly nga doon sa ating potting mix. Pero before that, magtatanggal ulit tayo ng parang leaves dito. Parang propagation, siguro about 5 pieces yung ipropagate natin na leaves. Madami na akong pinopagate na leaves before na successful naman, except that hindi ko alam kung saan ko na sila nailagay. Kaya I hope this time around, maging successful na yung ating mga leaves propagation. So this one is yung typical potting mix natin in our typical white pot. So this one is 4 inches by 6.5 inches yung diameter niya. And as I've mentioned earlier, wala na tayong gagawing air drying, and yes, possible naman yan as long as hindi naman basang-basa yung ating potting mix. So in my case, I prefer using yung medyo slightly moist na potting mix as compared yung completely dry na Alnos compost. So ano pala ito, hindi na ako gumagamit ng rice hull as of today kasi nga yung mga ibon talagang sinisira nila yung aking mga succulents. But as you have noticed, these days wala na akong problem about the birds kasi nga hindi ko na nilalagyan ng rice hull. So this one is just plain Alnos compost at saka pumice stones. And ayan, so itatanim lang natin yung mga cuttings directly dito sa ating potting mix until magkaroon sila ng roots.
And as simple as that, ganyan lang kadali mag-propagate ng ating succulents. And itong variegated titubans is isa sa mga succulents na gustong-gusto ko talagang padamihin. And yes, finally, I made it happen today. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page, A Desert Succulent PH.